afternoon, sobrang init ngayon. And for today's vlog, kakaiba yung setup natin kasi nasa terrace ako sa may labahan. Kasi isishare ko sa inyo kung paano ako nagdi-discarte ng mga nakuha ko sa ukay ng mga kupas na damit at saka may mga matitinding mansya na akala natin wala ng ways or paraan para maging like new ulit siya or mawala yung mga mansya niya and kupas. So, etong tips na to, talagang matagal ko nang ginagawa. So, isi-share ko lang since madami nagtatanong sa inyo kung paano ko paano yung ginagawa ko sa mga rejected. So, meron kasing iba't ibang klaseng reject ng ukay. Meron yung may butas, meron yung kupas, meron yung may dumi na hindi kaya ng mga bleach. So, isi-share ko sa inyo yung ilan sa alam ko. And it might be makatulong sa inyo. So, yan lang kayo. And ipe-prepare ko lang yung mga kailangan natin. And ilalagay ko na din sa description box yung mga kailangan. Just in case na gusto nyo yung gayahin yung aking tips na isi-share sa inyo. Bye! So, eto guys, yung damit na isa-sample kong i-tie-dye. As you can see, faded siya. And, ayan, kita naman na hindi siya black na black. And, sayang to dahil branded siya. So, gagawa natin ng discarte. Okay guys, so, ang mga kailangan natin, tubig na mainit, asin, at syempre, tie-dye. Yung tie-dye depende yun sa kulay ng damit na i-jojobus nyo, syempre. So, ang first step is makikita nyo, umuusok-usok pa tong mainit na tubig bagong kuluyan. So, ang first step natin is ilalagay natin tong asin dun sa mainit na tubig. Kita nyo naman kumukulo pa. Yung asin, tansyahan lang. Naglagay lang naman ako ng halos tatlong squeeze lang dito sa aking kamay gamit. And then, the next step is yung jobus na itim. So, gumamit lang ako ng dalawang jobus para sa dalawang damit na itatay-day ko carry bells na yun. At guys, yung tubig pala ha, hindi kailangan sobrang dami ha. Baka kasi hindi na kumula yung jobus sa sobrang dami ng tubig. So, tansyahin nyo lang din naman kasi may kita nyo naman yun actual. Yun. Pagtapos nating malagay, haluin lang natin dahil mainit yan, kumuha kayo ng panghalo. Ako, gumamit ako ng hanger panghalo. And then, after nun na na-dissolve na niya yung jobus and asin, pwede nyo nang ilagay yung inyong damit na itatay-dye. So, kailangan hindi basa yung damit na itatay-dye nyo. So, here is mine. Ilagay ko lang yung kaninang pinakita ko na Adidas na branded na kupas na siya. So, ito guys, itong colored na to, hindi naman yan tatamaan, don't worry. Tumatama lang naman yung tie-dye sa pinaka-cotton na damit, dun sa pinaka-kulay itim. And if ever man malagyan yan, I swear, hindi yan magiging kulay itim kasi hindi siya magiging permanent. Kasi nga, mas kumakapit yung jobus natin sa pinaka-tela lang na itim. So, nothing to worry about. And if may mga tatak yan na mga goma or heat press, don't worry dahil hindi din yun malalagyan. Dahil nga po, sa cotton lang kumakapit ang jobus dahil nga mainit na tubig ang gamit natin. So, isuksok nyo lang maigi yung damit equally and partly para naman malagyan lahat siya and magpantay yung pagiging itim niya once na natapos at nasipsip na nung damit yung jobus. As you can see, meron din akong isang sinubukan na gawin dun sa isang damit na napatakan ng bleach. So, let's see kung maayos din siya after masipsip ng damit itong mga jobus. So, let's wait lang and hanggang sa masipsip niya. Okay guys, update. As you can see, nasip-sip na niya. Halos yung tubig niya, konti na lang. And yung tubig niya kanina na itim na itim is naglalighten na siya as white. So wait lang ulit tayo. Ayan guys, as you can see, natapos na natin siya. So, ibibilad natin to sa init talaga para matuyo agad. So, pag natuyo yan, saka natin siya pwedeng labhan and makikita natin na napakaganda nung naging kinalabasan niya. Talagang parang like new, itim na itim. So, magandang ibilad natin siya sa init para pag natuyo siya, pwede na nating laban. Nothing to worry about dun sa colored na bulsa kasi hindi yan magiging itim, nakita niyo naman. So, di ba parang brand niya na yung damit.
Guys, as you can see, ito yung natirang tubig. Parang sinipsip na talaga ng damit yung black na Jobos. Kaya pag pinalipitan mo yung damit, puti na yung lalabas sa kanya tubig na hindi na yung itim ng Jobos. Pwede natin itapon yan. Napadami siguro yung tubig kaya hindi niya nasipsip lahat. Pero marami naman, nawala naman yung pagka-black niya. So pwede natin ito itapon. And pag natuyo yung mga damit, pwede natin labhan ng may sabon at fabric. And finally guys, tapos na. Ito na yung finish product. Kasi you can see, hindi lang itim yung packet. And wala na yung faded dun sa round neck. And ayun na siya. Like nyo na yung Adidas na damit. Ginagawa ko, ayun po yung isa. Ito yung naninilaw yung color niya. Ayan. So let's see. Update ko kayo pag natanggal siya. Gamit yung tips na ginagawa ko. Okay. Ayan. Binabad ko muna siya, guys. Para yung kanyang mancha is lumambot. Diba? Ayan. Babad muna natin siya. Ayan. Mga 10 minutes to 15 pwede na. Pero mas maganda isang araw. So, yun. Depende sa inyo. Kung kailangan nyo ng ibenta yung damit. And then 15 minutes to 20, pero mas okay nga na isang araw niya siya ibabad. So, yun. Ako 20 minutes, bababad muna natin siya. Guys, so guys, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng Sonrox, yung pang puti. Ito, Sonrox na color safe. Pang decolor, backup lang naman to. Pwede din kasi ito sa puti. And then, ito, syempre, peroxide. And then, kahit anong powder pwede. Eh, ito lang yung available sa amin. So, yun. Update ko kayo kung paano yung process niya. Pinapalambot ko lang yung kanyang steam dahil binabad ko siya dito. So, yun. Okay, guys. So, nahango ko na siya dun sa binabad natin. Dyan sa batcha. So, binabad ko naman siya ngayon sa powder and para mas lumambot talaga yung kanyang mancha. Guys, nakalimutan kong pakita na meron din ako dito ang gamit na Clorox, yung tagpipiso, pero may Sonrox din ako. Ito, mas effective to, so binabad ko siya directly yung Clorox dun sa pinaka-stain, direct siya, and ibabad lang natin for about 3 minutes, and then after nun, kusutin natin ng kamay, and then pagtapos nun, pag hindi pa rin natanggal dahil hindi pa naman agad-agad matatanggal yan, is gagamit na tayo ng peroxide para mamaya. So, update ko na lang kayo, okay? Guys, eto. Patakan natin itong parang tinta ng ballpen using peroxide. Ayan. Para mas lumambot yun. So, okay guys. So, natapos ko na siyang kusutin manually. So, as you can see, nilagay ko na siya sa washing machine. And, ipapaikot ko lang siya para mas matanggal talaga yung stain niya for about 12 minutes lang. And then, ready na siya manlawan after mas stop tong timer natin. Ayan guys, tapos na siya. Ayan. Bali, hahangoy na natin para manlawan. So, lagay natin dun. Importanteng nilalabhan ko pa para mas lumambot yung dumi niya. Para mawala na talaga. After kong mahango guys sa washing machine, as you can see, binabanlawan na natin siya para ready na natin siya. After banlawan, isasampay na natin siya. So, yun. Guys! Guys, ayan na, malinis na siya. Wala na siyang stain. Ayan. So, hinangar ko, papatuyuin lang siya dito. And then, pag natuyo to, papakita ko sa inyo yung before and after niya. Diba? Sobrang dali lang magtanggal ng stain.
Basta tsatsagain mo lang. Mabibenta mo din siya. Guys, eto na yung final look niya. As you can see, ang puti na niya. Sonrox, Clorox, at saka peroxide. Ayan, sabon lang yung katapat niya. At diskarte at tiyaga ang puti na niya. Pwede mo na ulit ibenta to. And yun lang guys. I'll see you on my next video.